Magandang umaga po. Ako po si Elmer Bautista, isang researcher sa Rice Engineering and Mechanization Division, PhilRice sa Science City of Muñoz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa mechanized rice straw collection. Apat na topic ang magiging laman ng aking ipapaliwanag sa inyo. Una ay ang estado ng kasanayan sa pamamahalan ng dayami sa Pilipinas. Pangalawa ay ang mga umiiral na pamamaraan ng pagkolekta ng dayami. Pangatlo ay ang pagkolekta ng dayami gamit ang rice straw baler. At ang pang-apat ay ang maaaring paggamitan ng nakolekta na rice straw o yung baled rice straw. Sa ngayon, ang pamamahala ng dayami sa mga rice producing areas sa Pilipinas ay kinolekta sa pamamagitan ng isang survey na isinagawa noong 2017, na ang makikita natin during the dry season ay humigit kumulang sa 50% ng mga magsasaka ay hinahalo ang dayami sa lupa during land preparation. Pangalawa, halos 15% naman sa mga dayami na na-harvest sa ating bukirin ay sinusunog ng mga farmers. At 25% naman dito ay kinokolekta ng mga magsasaka para sa iba't ibang mga gamit ng dayami. Ang dry season at wet season ay halos magkapareho ang datos ng mga ito na 50% pa rin ng mga magsasaka ang naghahalo during land preparation. Isa sa mga nakikitang dahilan kung bakit mas pinipili na lang ng ating mga magsasaka na ihalo sa lupa o di kaya ay sunugin na ang mga dayami sa bukid ay dahil mahirap itong kolektahin. Napakamahal ang pagkolekta ng dayami at napakaraming tao o laborious ang pagkolekta nito. Pangalawa, dumadagdag ang talamak na paggamit ng combine harvester. Sa combine harvester kasi ay ikinakalat niya ang dayami sa bukid kapag ka ito ay inahani. Ito ay kung ihahalin tulad natin sa mga nakaraang pamamaraan ng pag-aani natin gamit ang ating thresher, yung ordinaryong thresher natin, ang mga dayami ay nakukulekta lamang o ibinubuga lamang sa isang sulok ng ating mga bukid at madaling kolektahin. Ano ang mga umiiral na pamamaraan ng pagkolekta ng dayami sa kasalukuyan? May dalawang klase tayo ng pangongolekta. Una ay ang manumanong pagkolekta ng dayami gamit yung kalaykay at sako. Ayon sa pag-aaral na ginawa sa Nueva Ecija, ang isang trailer ng dayami ay nagkakahalaga ng 600 pesos. Samantalang kapag nakasako naman, ay binabayaran ng 10 piso kada sako. Sa katunayan, ang dayami ay walang bayad. Ang may bayad ay ang pagkolekta o yung gastos doon sa tao na ginamit sa pagkolekta ng dayami. Pangalawa, ay pagkolekta ng dayami gamit ang rice straw baler. Ano ba ang rice straw baler? Ang rice straw baler ay ang makina na nangungulekta ng nakakalat na dayami sa bukid. Sinisiksik niya ito
upang maging kwadrado o bilog na base para sa madaling transportasyon. Ito ay magandang gamitin sa mga bukid na ginamitan ng combine harvester. Ang rice straw baler na ito ay tractor mounted na pwedeng gamitan ng 35 hanggang 60 na horsepower na four-wheel tractor. Under optimum condition, kapag patag at tuyong dayami, kaya nitong gumawa o mag-bale ng 2 hanggang 3 rice straw bales kada minuto. So kung ating tutuusin, sa isang araw na 8 oras na paggamit ay meron siyang 1,440 na magagawang bales. Sa kasalukuyang pag-aaral, ito ay may field capacity na 1.6 hektarya kada oras at may labor requirement na 1 to 2 persons. Ang mga rice straw bales na ginagawa nito ay may sukat na kalahating metro ang bilog at ang haba niya ay 70 cm. Ito ay tumitimbang humigit kumulang ng 14 o 18 kilos bawat bales. Sa ngayon ay under development pa lang ang ating rice straw baler, yung ating locally fabricated rice straw baler. Ito ay masusi naming pinag-aaralan at sinusubukan ng ating mga mananaliksik upang sa lalong madaling panahon ay mailabas na sa merkado at mapakinabangan ng ating mga magsasakang Pilipino. Ano ang mga advantage ng paggamit natin ng rice straw baler? Una, mas makakatipid tayo sa oras. Mas madali kasi ang pagkolekta ng mga nakakalat na dayami. At pangalawa, ay napakatipid ng labor. Isa o 2 labor lang ang gagamitin natin ay makakapagkolekta na tayo ng dayami. Pangalawa ay mas madaling i-transport yung rice straw. Kung dati ay loose straw siya na sa ngayon kinompak niya yung straw para mas madaling i-transport, mas madaling isakay. At kapag inimbak natin, kapag i-destack natin dun sa ating warehouse yung straw na baled straw, ito ay mas maliit yung area na kailangan kasi nga ay na-compact yung rice straw kumpara kapag ginawa nating mandala o kaya ay nakasako yung mga rice straw. Ano ang mga maaring paggamitan ng mga dayami nating naka-build o yung build rice straw? Una, pwede nating gamitin bilang pagkain ng kalabaw. So kapag may stock ka ng dayami o yung rice straw, pwede mong gamitin yan kapag wala pang anihan doon sa bukid. Pangalawa, pwedeng gamitin yan bilang substrate sa paggawa ng kabuti o kaya ay mulching material para sa mga bulayan. O kaya ay substrate para sa vermicomposting, paggawa ng compost o yung organic material. At sa ngayon ay may mga pananaliksik na ang rice straw ay pwedeng raw material para sa mga industrial processing. So sa ngayon ay nalaman natin ang tungkol sa mechanized rice straw collection. Ano ang mga natutunan natin? Ito yung mga estado ng pamamaraan sa pamamahala ng dayami sa Pilipinas. Nalaman din natin ang tungkol sa umiiral na pamamaraan ng pagkolekta ng dayami at ang pagkolekta ng dayami gamit ang rice straw baler
at ang kanyang advantage sa pagkolekta ng dayami. At pang-apat ay ang mga maaaring paggamitan ng bilb rice straw. Yan po ang aming topic tungkol sa mechanized rice straw collection. At kung kayo po ay may karagdagang katanungan, pwede kayong mag-text sa PhilRice Tech Center na nakaplas sa inyong mga screen. Tayo po ay mag-ingat sa gitna ng pandemya. Yan lamang po at maraming salamat.